tayo ng tubig para sa ating sweet potato noodle. Pag kumulo na yung tubig, ilagay natin yung sweet potato noodle. So, antayin muna natin siyang kumulo. Then, malasang cup, chicken, hiwain natin siya ng mayonnaise chicken, at saka yung mushroom, dry mushroom, binabag ko yan kagabi, pinalambot ko muna. So, ayan ang itsura niya, guys. Palalambutin mo muna siya kasi matigas to yung dry mushroom. So, kulang ang ilang oras. So, bago ka matulog, kung iluluto mo kinabukasan, bago ka matulog, ibabag mo na siya. Ito yung fresh mushroom. Yan, yung mahaba. Huwag ko anong tawag dito sa English. Baka golden mushroom. Yan. Tapos, bell pepper, red bell pepper, yellow. Yan, para maganda yung kulay. Isa naman yung lasa, pero para maganda yung kulay. Onion, garlic, and carrots. And yung gagawin natin yung sweet potato. Sweet potato noodle. Yan. So, this is Korean style noodle. At saka yung, ano, yung spinach. Yan, talagyan din natin siya ng spinach. Ayan guys, kumukulo na yung ating tubig. Kumulog natin na yung ating sweet potato noodle. Yan. So, hayaan lang muna natin siya lumambot. So, yung ating chicken, iniwan natin, and then lagyan natin siya ng, marinate natin siya sa soy sauce. Lagyan natin siya ng soy sauce. Toyo. And a little bit olive oil. And a little bit sugar. Yan. So, lahat ng ingredients na ilalagay natin, yung mushroom, pag iniwan natin, ay imamarinate din natin. So, mushroom and chicken and mushroom lang pala tsaka chicken, yun lang ang ating imamarinate. So, yan guys. Guys, yung ating mushroom, pag malambot na, hugasan at alisin natin yung pinaka matigas. Yan. Alisin natin yan. So, ganito siya guys. Tapos, hihiwain natin siya ng malinis. Yan. So, ayan guys, yung ating sweet potato noodle. Okay guys, ayan, nakaprepare na yung ating gagawing Korean noodle. So, ito yung ating noodle. Ayan. Tapos, lagyan natin siya ng spinach, onion, garlic, and dry mushroom, golden mushroom, parang hindi golden mushroom, white mushroom, okay? And carrots, bell pepper, ayan, bell pepper. Ayan, tsaka nga pala guys, yung ating noodles, mamarinate muna natin siya sa sesame oil, at tsaka konting toyo. Ayan. Konti lang. Ayan, marinate natin siya. So, para mas masarap, mas malasa, dagdagan natin hanggang sa maging makulay yung ating noodles. Ayan. Kailangan makulay siya. Guys, lagyan natin siya ng olive oil. Siyempre, para healthy. Try the chicken oil. Yeah, anayin muna natin yung ating chicken. So, yan ang medyo natin. Itulog natin yung ating chicken kasi ito. Medyo matagal-tagal palang medyo. So, habang malambot na rin yun,
Actually guys, hindi dry mushroom. So this is my own recipe. Kasi itong meron ako sa bahay at mas malasa yung dry mushroom kesa doon sa ground pressed mushroom. So meron naman akong pressed mushroom, yung golden mushroom. So ayan guys, luto na siya. Pwede natin siyang hanguin. Ilagay natin dito sa sama-sama na siya diyan. Tagayin natin yung ating bawang at sibuyas. Ayan. Wala lang ating kamalang gamit ito dahil hawak ko yung ating mobile. Ayan. So, kasi tayo dyan, hindi pa tayo makabili ng ating magandang bangit. At maliit lang yung ating system. So, antayin natin malito yung ating garlic and onion. So ayan guys, medyo dito na yung ating bawang at sibuyas. Lagyan natin yung ating carrots. Ayan. Ayan, pakpan natin para mas mabilis. So ayan guys, ayan na lang dito yung ating carrots. Malit na yata. Lang siya para hindi siya kasisunod natin ng ating mushroom. At ito po siya kasi yung ating gulay at saka so ayan guys itagyan natin yung ating chili. Dapat yung itlog ko ay hihiwain ng pahaba. Kaso hindi maganda yung pagkakaprito, madurog siya. Ayan. Dapat pahaba, ganun. Pahaba. Ayan ang ating ayan na yung ating ginawang chapse. Korean noodle. Chicken mushroom, bell pepper, egg, and
vegetable. Tapos nasa ilalim yung noodles. Gagawa tayo ngayon ng sauce. Gagawa tayo ng sauce. Toyo. Ayan, yung light soy sauce. And sesame oil. And sesame seed. Ayan, gawa tayo. Tapos pang matamis natin, instead na sugar, pwede ding honey. Ayan guys, yung soy sauce natin, toyo, sesame oil, and honey. Yan. Lagay natin yung ating soy sauce. Okay? So, yung ating sesame seeds, nakalagay na siya. Ayan, binudbud ko na. So, i-mix natin siya. Mix well. Mix and mix and mix. Wow! So nice. Very nice. So guys, gawin nyo lang ito at gamitan nyo ng olive oil para hindi siya masyadong oily sa ating katawan. Sa so ayan na guys yung ating nilutong chapse. Try natin. Bumawas lang ako ng konti kasi medyo busog ako. Tsaka pag nagluluto ako guys, parang nauumay na ako eh, kakatikim. So ayan, konti lang. Pero ang sarap niya guys. Parang pansit sa atin. Kaibahan lang is nilagyan siya ng honey or pampatamis, asukal, ganun. So sa atin 'di ba, yung pansit pas toyo lang, maalat-alat. Pero sarap na sarap talaga ako sa pansit natin. Tapos pigaan mo ng kalamansi. Wow. So ito medyo manamis-namis siya. At tapos meron siyang kaya siya sumarap dahil doon sa ano nga ba 'yon? Sesame oil. Ayan. Pero masarap siya, guys. Tignan natin, ah. Mmm. Sarap niya. Paminsan-minsan, try natin yung ibang putahe. So, ayun lang, guys. At sana para makakuha pa kayo ng ibang mga idea, click lang yung notification bell para lagi tayong updated sa ating mga bagong nakikita ang mga recipe, mga pagkain na iba-ibang putahe. So, thank you, guys, for now. Thank you for watching. Bye for now!